At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang panglimang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Limos, dito sa ating dulang, mga kwento ni Lola Sela. Tuwag-tuwa ang mga namamalimos nang dinagtaga derenso ang sweldo nila. Sa bantala, gustong ilabas ng pulis si Treksya, pero hindi pumayag si Renzo at sinabing itutuloy ang kaso laban sa kanya. Kinausap ng mag-asawang Beladya at Gustavo ang anak nila. Huwag nang ituloy ang pagsasampa ng kaso laban kay Treksya, pero hindi pumayag ang bidata. Minsan, naisipan ng mag-asawang Milanya at Gustavo na kausapin ang bodyguard ni Renzo. Pero nagulat sila dahil hindi nila nakalang si Erica pala. Minsan, Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Lumayo ka! Ang dumi-dumi mo! Isa kang namamalimos! Kaya lumayo ka sa akin! Sobra ka na sa kasamaan mo, Milanya. Kaya bibigyan kita ng parusa. Parusa? Anong parusang sinasabi mo? Bakit mo ako paparusahan? Wala naman akong kasalanan! Wala! Sinungaling, marami ka ng kasamaan. Masama ang ugali mo. Nilait-lait mo ang mga namamalimos na katulad namin. Kaya, mula ngayon, ikaw ay magiging namamalimos din. Ha! Anong nangyari? Bakit ganito ang aking itsura? Isa ka nang namamalimos ngayon na katulad namin. Hindi! Hindi! Totoo ito! Hindi! Kailangan maranasan mo rin ang hirap ng buhay ng isang namamalimos. Diyan ka na! Sandali lang! Ibalik mo ako sa dati kong itsura! Ibalik mo ako! Ano ginagawa mo rito? Umalis ka rito, namamalimos. Ayaw kong may namamalimos dito. Sige, alis! Alis! Ikaw? Hindi! 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 Hindi totoo ito! Parang kilip lang pala yun. Akala ko totoo na. Ay, hindi. Hindi magiging totoo yun. Yung matandang namamalimos. Naging mayaman. Kailanman, hindi mangyayari yun. Hindi! Papa, bakit niyo ginawa yun? Bakit? Renzo, iho. Mabuti naman at dumating ka. Kailangang mag-usap tayo. Anong pag-uusapan natin, Papa? Tungkol na naman kay Treksya? Oo, sige. Talagang yun naman ang pakay ko dito eh. Kung bakit ako umuwi. Bakit? Ayaw niyo akong paniwalaan sa mga sinasabi ko. Hindi matinong tao ang Treksya na yun, Papa.
Masama siyang tao. Hindi niyo siya dapat tinulungan na makalabas ng kulungan. Dahil tutuluyan ko na siya. Nihahanda na ng abogado ko ang sasampang kaso sa kanya. Bakit ba sinasabi mong masamang tao si Trixia? Magalang naman siya. Papa, bakit ba ayaw niya akong paniwalaan? Dalawang beses na niyang pinagtangkaan ang buhay ko. Buti na lang at nailigtas ako ni Erica. Yung namamalimas na naman, huwag mong sabihin na nahulog na ang iloob sa kanya. Mabuti pa nga sila eh. Dahil may mga pusong marunong umunawa. Hindi tulad ninyo, nasarado na ang pag-iisip ninyo. Ipinipilit niyo ang gusto, kahit hindi karapat-dapat. Pero kayo ni Mama, inaapi-api niyo sila. Ang sama ninyo, Papa. Sige, Papa. Suntukin mo pa ako. Sige! Kahit anong gawin niyo sa akin. Swail! Hinding-hindi ako papayag na magtagumpay sa masamang balak sa akin ni Trixia na yon. Tutuluyan ko siya, Papa. Ipapagulong ko siya. Inay, sinong sinasabi niyo yung kasama natin ang nangangailangan ng tulong? Eh, si Juana, yung nag-aalaga sa'yo nang maliit ka pa. Kapag may tanggap akong labada, eh, sa kanya kita iniiwan, anak. Ayun, kailangan niya ngayon ang tulong. Ha? Ganun ba, Inay? Huwag kayong mag-alala. Susubukan kong sabihin kay Sir Renzo. Baka matulungan niya. Kawawan naman si Aling Juana. Oo, anak. Sige, subukan mong humingi ng tulong kay Sir Renzo. Sana matulungan niya. Ada, sinabihan ka ni Renzo ng ganon, Gustavo? Oo, Melania. Talagang na-impluyensya na sanang namamalimos na yun. Tuluyan na raw niyang idedemanda si Trixia. Hindi. Kailangan mahandangan natin siya sa kanyang binabalak, Gustavo. Sana nga, Melania. Pero anong gagawin natin? Hindi na siya mapakiusapan. Gagawa ko ng paraan. Para hindi na ituloy ang pagdidibanda niya laban kay Trixia. Pero anong paraan niyan, Melania? Ano? Mag-iisip ako. Sandali lang. Tama. May naisip na ako. Titignan natin kung hindi mapipilitan ang Renzo na yon na iurong ang kaso. Titignan natin, Gustavo. Sir Renzo, pwede ka bang makausap sandali? Oh, Aling Maria, Erica, maupo kayo. Salamat, sir. Ano po bang may paglilingkod ko sa inyo? Sir, kasi nangangailangan ng tulong yung isa naming kasama sa pamamalimos. Kawawa naman siya. Bakit po? Ano po bang nangyari sa kanya? Napakasakit daw ng tiyan. Mag-iisang buwan na. Siguro nakakain siya ng sirana. Kaya ayun, namimilipit sa sakit at halos mamatay na. Ha? Nasaan siya ngayon? Nandoon siya sa lumang pedicab. Namimilipit pa rin sa sakit. Ganun po ba? Erica,
Isugod niyo na siya sa ospital. At ako nang bahala sa lahat. Isugod niyo na siya ngayon din. Ah, maraming maraming salamat sa iyo, Sir Renzo. Maraming maraming salamat. Sandali lang. Huwag kayong matakot sa akin. May sasabihin lang ako sa iyo. Sandali. Anong sasabihin niyo sa amin, senyora? Palisin niyo na naman kami sa lugar na ito. Hindi nyo na nasasakwa pa dito, senyora. Hindi kami aalis dito. Hindi ko na kayo paaalisan. Kundi, may ipapagawa ko sa inyo. At kung nagawa ninyo, bibigyan ko kayo ng malaking halagang pera. Ito, tingnan nyo ang laman ng sobra ito. Pira nga. Ayan, pera yan. Ang daming pira na. Daming pira? Daming pira, mga kasama. Ay, bibigay ko ang lahat ng pera na to sa inyo. Kung magagawa ninyo, ang ipapagawa ko sa inyo. Ano pong ipapagawa ninyo sa amin, senyora? Senyora, ano yan? Ano ipapagawa ninyo? Ibibigay ko sa inyo ito kung mahuhuli ninyo si Erica. At ibigay sa akin. Si Erica? Hindi. Hindi namin magagawa yan, senyora. Oo, hindi talaga. Sa'yo na yung pera mo. Diyan ka na. Tayo na, mga kasama. Tayo na. At sandali lang. Hay! Ayaw yun ang pera, ha? Ayaw na ang pera mo na yan, senyora. Oo, senyora. Ang mga balanghiya. Tayo na. Tinanggihan ang anak ko na malaking pera. Ang aarte ninyo. Alam kong gustong-gusto ninyo ng pera. Kaya susundan ko kayo. At daragdagan ko pa ang ibibigay kong pabuya, kapalit ni Erica. Sino kayang lula nitong humintong sasakyan sa tapat ko? Senyora Milanya, kumusta ka na? Mabuti naman at nakalabas ka na. Opo, Senyora Milanya, nakalabas ako dahil nagpiyansa ako. Pero itinuloy pa rin ni Renzo ang kaso. Trixia, na-impluensya ng anak ko ng mga namamalipos. Tinulungan niya sila. Lalo na na ang Erica na yon. Kaya gusto kong mawala na ang namamalipos na yon. Siya pa ang ginawa mong bodyguard niya. At maaaring siya ang laging nananakit sa'yo tuwing nagkikita kayo ni Renzo. Ha? Maaring ganun nga. Trixia, patayin mo ang babae na yan. Ha? Senyora Milanya? Sir Renzo, maraming maraming salamat sa tulong mo kay Juana. Wala nga naman yun, Aling Maria. Kumusta na pala si Aling Juana? Maayos na ang lagay niya, sir. Sabi sa akin gusto niyang manilbihan sa'yo ng libre para makabawi naman daw siya sa tulong mo, kaya siya gumaling.
Naku, Aling Maria, huwag na. Pagkasabi sa kanya, huwag na siyang mag-alala dahil hindi ko naman pinababayaran ng tulong ko. Masaya lang ako dahil nakatulong ako. Ganun lang yung Aling Maria. Eh, sobra talaga ang kabaitan mo, sir. Sir Renzo? Oh, Erica. Ano balita? Sir, si Trixia nakalabas na. Nakita ko na dumaan at kinawayan pa ako. Ano? Eh, parang nakalabas? Bakit? Binalabas na naman siya ng pulis? Bakit? Hindi ko alam. Ang mabuti pa, mag-ingat ka. Baka matyamban ka ng mga tauhan niya. Kung ganun, huwag kang lalayo sa akin. Para mahadlangan ang anumang masamang balak ng demonyang babae na yun para sa akin. Matigas na ulo ng ating anak, Gustavo. Ayaw na niya sumunod sa atin. Oo, oh, Milanya. Mas binibigyan niya ng panahon ng mga namamalimos na yon kaysa sa atin na magulang niya. Kailangan mawala ang mga namamalimos na yan. Sila ang umaagaw ng atensyon ng ating anak. Anong gagawin natin ngayon, Milanya? Wala pa akong maisip. Pero pipilitin ko makagawa ng paraan para mawala ang mga namamalimos na lumalason sa isip niya. Baka mamaya ay magkatotoo ang aking panaginip. Ha? Panaginip? Anong panaginip na yan, Milanya? Dalawa beses ko na kasing napanaginipan ang mga namamalimos na yon. Sila ang naging mayaman. At tayo naman ay naging namamalimos. Ano? Oh. Nakakatawa ka naman. Nakakatawa yung panaginip mo, Melania. Paano mangyayari yan, ha? Paano? Maaari magkatotoo kung hahayaan na lang natin si Renzo sa ginagawa niyang pangungonsinte sa kanila. Oo nga. Kaya Gustavo, tulungan mo ako mag-isip kung papaano natin palalayasin ang mga pulubi dito sa atin. Saan ako naroon? Bakit ang dilim dito? Bakit ganito ang kasuotan ko? Parang kasuotan ng isang namamalimos. Oh. Kumusta ka na, Gustavo? Ha? Sino ka? Isa kang namamalimos. Lumayo ka sa akin. Ang dugis-dugis mo. Lumayo ka! Pareho lang tayong namamalimos ngayon, ha? Gustavo. Hindi! Hindi ako namamalimos! Hindi! Hindi! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka! Ang baho mo! Lumayo ka! Napakasama ninyo kaya naging namamalimos ka. Ha? At ang mga namamalimos na kinaiinisan ninyo ay magiging mayayaman. Ha? Hindi! Ayokong maging namamalimos! Hindi! 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 Anong
klaseng panaginip yun. Ah, hindi. Hindi magaling magkakatuo ang panaginip kong yun. Hindi! Pagkatihatihan naman natin itong ibinigay kang pera. Oo, si Aling Maria. Sino kaya ang taong nagbigay dyan sa'yo? Hindi namin alam eh. Ah, hindi namin alam. Hindi namin alam, Aling Maria. Hindi namin alam talaga. Wala kayo kung... Eh, ang importante nagbigay ng grasya sa atin. Oho! Ah, sige, kumain na tayo. Kumain na tayo, Aling Maria. Sino kaya ang taong sinasabi nilang nagbigay ng pagkain at pera? Kain na tayo, mga kasama. Kumain na tayo. Aling Maria, kumain na tayo. Kumain na muna tayo, Aling Maria. Para, kum. May laso ng pagkain. May laso ng tayo, Aling Maria. Ano kaya ang mangyayari sa mga namamalimos? Magiliw naming tagapakinig. Abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Limos, dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula. Mayra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines.